Excuse me po, 1:30 na po yung newborn screening. Sunod na po kayo sa lab. Sa isang ospital, isang sanggol ang tinangay. Nurse, nandiyan na ba yung apo ko? Mamaya alas 3 pa po ang screening. Ha? Ay, naku, saan ba yung apo ko? Mabawi pa kaya siya ng kanyang ina? Isang bagong silang na sanggol ang bigla na lang naglaho sa loob ng isang public hospital sa Rizal. Pero nang silipin ang closed circuit television o CCTV camera ng ospital, isang babae ang rumehistro na may karga-kargang sanggol. Sino ang dumukot sa kanya? At saan nga ba siya dinala? Samahan niyo ako sa pagtuklas sa katotohanan tungo sa paghahanap ng katarungan sa likod ng kasong ito. Magandang hapon. Ako po si John Consulta para sa Pinoy Crime Stories. August 16, 2023, sa isang ospital sa Binangonan, Rizal. Sige! Sige, iri pa! Sige, iri pa! Iri! Sige, konti na lang! Iri pa! Iri! Ipinanganak ni Erica, 34 years old, hindi niya tuloy na pangalan, ang bunso niyang anak na si Baby J. Baby! Sa kasamaang palad, 5 buwan bago siya nakatakdang manganak, namatay ang live-in partner ni Erica, kaya solo niyang itinataguyod ang 3 mga anak. Siso, congratulations ha! Ang healthy ng baby mo! Si baby po, ay pangilang anak niyo na po ba si baby? Pangatlong baby ko na po siya. Si mister? Ano po ang kinamatay niya? Ang naging sakit niya, sir, sa kidney. Bali, dialysis na po sana, kaso hindi na po, kumbaga hindi niya na inabot. Nung mga March 14 po ng madaling araw, inatake po. Pero tama ka, Nay. Kailangan ko magpakatatag para kay baby. Excuse me po. 1:30 na po yung newborn screening. Sunod na po kayo sa lab. Sige, ako na magdadala doon. Pero isang araw, matapos maisilang ni Erica, si Baby J. Ako na po muna sa kanya. Pasagutan niyo na po muna yung form. Sige. Hi, baby. Saglit lang ako. Sige po. Biglang naglahong parang bula ang sanggol sa loob mismo ng ospital. Hindi ko kaya na. Hindi makapaniwala si Erica sa mga nangyari. Doon na po ako napaya kasi sabi ko saan napunta yung baby ko. Ano yung naramdaman po yun mga oras na yun? Sobrang sakit-sakit kasi plano namin talaga, sir. Tapos yung hirap ko sa kanya nung pinagbubuntis, yung stress, pagod ko rin sa pagbabantay sa ospital. Tapos biglang nawala po. Hanggang isang kuha ng closed circuit television o CCTV ang napasakamay ng mga otoridad. Ano ang matutuklasan sa kuha ng CCTV? Saan nga ba dinala si Baby J? Sa isang ospital sa Binangonan, Rizal. Ipinanganak ni Erica ang bunsong si Baby J nitong August 16. Pero isang araw matapos lumabas ang sanggol, si Baby J naglahong parang bula sa loob ng ospital. Nabanggit nila sa akin na di ba po sinabihan namin kayo na hindi ibababa ng mga staff na nurse yung bata except sa relative or sa mother. Pagpapa-newborn. Sabi ko, hindi naman kasi ganun yung nangyari eh. Kasi kasama ang nanay eh. Wala sa isip namin eh. Di ba ma'am na may masamang intention pala siya? Nurse, nandiyan na ba yung apo ko? Mamaya alas 3 po pong screening. Ha? Eh, nasan yung apo ko? Sinimulang hanapin si Baby J sa loob ng ospital. Nurse! Nurse, nakita niyo ba yung nurse kanina na may hawak ng apo ko? Wala po kami napansin. Ano? Asan yung apo ko? Kasama niyo siya eh! Naku,
kumuha ba yung pangalan? Hindi! Lumipas ang ilang oras, bigo silang mahanap ang nawawalang sanggol. Nanay, natatandaan niyo ba yung nurse na sinasabi mo? Hindi po. Hindi ko po masyadong napansin ito. At hindi ko rin alam kung anong pangalan niya. Basta meron siyang binigay sa akin na form. Na kailangan daw pirmahan ng anak ko. Tapos dinala ko doon sa ward. Tapos, saglit lang naman ito, sir. Saglit lang. Mabilis pang balik, wala na siya. Nagpanik din si Lee. Nataranta rin si Lee kung paano hanapin yung bata eh. Nagsagawa rin daw ng sariling imbestigasyon ang ospital tungkol sa nangyaring insidente. We asked around kung paano, we tried to trace back kung paano saan nag-umpisa. Simultaneous, habang naghahanap kami rito, we were calling the governor's office, yung provincial security department. Hello, binango ng police. August 17, 2023. Nakatanggap ng tawag mula sa isang public hospital staff ang Binangonan Municipal Police Station tungkol nga po dito sa nawawalang 2-day-old na bata. Isang testimonya ang isisiwalat ni Lola Perla kaugnay sa pagkawala ng kanyang apong si Baby J. Mabawi pa kaya ang kanyang apo mula sa mga dumukot sa kanya? Pagdating ng mga pulis sa ospital, dito po ba sa mismong pasilyong ito ay pinagbili ninyo ang bata? Oo nga, dito! Agad sinimulan ang investigasyon. Doon sa ward, tapos pagbalik, wala na yung nurse na yun. Baka mahanap sa CCTV ang nurse na sinasabi ninyo. Nurse, saan pwede makita yung mga video? Dito po. Nagsagawa ng tinatawag na backtracking sa mga closed circuit television camera o CCTV sa lugar ang mga otoridad. Kapit niyo po bang ikwento po sa amin? Paano ba nagsimula yung trabaho po ng kapulisan dito po sa Rizal para ho sa pagsagip doon po sa baby na ito? Nag-verify ang ating mga pulis at part ng kanilang isinagawang investigation yung backtracking ng CCTV footages. So makikita nga po natin dito sa CCTV na ating na-recover na ang tinutukoy po na suspect ay naka-uniforme na pang nurse. Makikita po na naglalakad sila ng isang matandang babae na may bitbit na baby. Yun naman po ang lola ng bata. Ang kuha ng CCTV na ito, ang huling pagkakataong nakita ang sanggol sa loob ng ospital. Mabawi pa kaya si Baby J? Sa pagpapatuloy ng ginawang investigasyon ng Binangonan Police sa pagkawala ng sanggol na si Baby J, isinalaysay ni Erica, ina ng sanggol, ang nangyari bago inilabas ni Lola Perla ang apong si Baby J sa ward. Sa pagkakalam nyo, ma'am, anong oras po nangyari po yun? Nung una pong dumating po itong nagpakilala pong nurse sa inyo? Bali, ano yun sir? Nangyari yun ng 1:30. Pumunta po siya sa ward namin. Excuse me po. Yun kung pagpunta po niya doon po sa kay Baby, ano, mayroon po kayo napansin na parang medyo kakaiba? Wala naman po talaga akong napansin kakaiba nun, sir. Kasi nakapang-nurse siya talaga. Naka-schedule naman po kami ng newborn. Kaso po, 3 p.m. 3 p.m. pa? Oo, kaya may kasama po kami doon. Bali, tatlo kami doon. Diba, 3 p.m. pa daw yung start ng screening? Hindi ko lang alam. Sabi po ng kasama ko, diba alas 3 pa yung newborn? Bakit dadalhin nyo na agad ng 1:30? Pumasok lang ako saglit dun sa ward, tapos pagbalik, wala na yung nurse na yun. Pero yung nurse hindi na sumunod pabalik ng ward? Hindi na po. Naiwan na siya sa hallway. Naiabot po ni Lola si Baby dun sa nurse. Kasi kala po talaga naman ng namin. Tapos pagbalik naman ni nanay dun sa hallway, wala na po yung nurse. Ang pahayag ni Lola Perla, tumugma sa mga kuha ng CCTV footage, makikita na nakasunod sa isang babaeng naka-uniforme na pang-nurse at may suot na itim na mask, habang si Lola Perla karga niya si Baby J. Mula nga dito sa NSD ward, makikita sa CCTV ang paglakad nga ni Lola Perla, buhat ang kanyang apo na si Baby J, at nasa kanilang unahan ang ating subject na nagpanggap na nurse. Ngayon, pagdating sa puntong ito,
makikita natin, oh, paglagpas nila dito sa CCTV, ay maaaring sa may bahaging ito ng hallway, posibleng ibinigay na ng ating subject ang forms para sa newborn screening na kailangan papirmahin sa nanay ni Baby J. Kaya si Lola, ipinabuhat muna sa nurse ang bagong panganak na sanggol, bumalik siya sa kwarto, pinapirma sa nanay ni Baby J ang mga forms. Pero sa kanya pagbalik dito, laking gulat niya. Wala na ang nurse, wala na rin ang kanyang apo. So, ang Lola naman, walang pagdududa na talagang siya ay isang hospital staff, ay sumunod kung ano yung kanyang sinabi. Ako na muna yung hahawak sa baby. So, balikan mo yung nanay, pa-fill upan mo itong form na ito, at sumunod ka na lang sa akin sa newborn screening room. At nang mapapirma na ang form, at bumalik doon sa newborn screening room. Nurse, nandiyan na ba yung apo ko? Mamayang alas 3 po ang screening. Ha? Eh, nasan yung apo ko? Only to find out na wala namang babying dinadala doon. Ito nga yung laboratory na pinagdadalahan ng mga bagong panganak na baby para sa kanilang newborn screening. Mula sa hallway sa second floor, dito dumiretso si Lola Perla para nga kumpirmahin kung narito na ang kanyang apo. Pero laking gulat na lamang niya na makausap ang mga tao rito na walang dinadalang sanggol ng mga oras na yon. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng mga pulis, isang kuha pa ng CCTV ang napasakamay ng mga otoridad. Ang kasunod po nating makikita ay ang suspect na naka-uniforme na pang-nurse na lumabas na ng hospital. Sa pagkakataong ito, siya ay nakasuot na ng jacket. Ang kargang sanggol na kaya ng babae ang nawawalang anak ni Erica? Sino ang tumangay kay Baby J? Isang CCTV footage ang napasakamay pa ng mga pulis kaugnay sa pagkawala ng sanggol na si Baby J sa binangonan Rizal. Kuwang-kuwa nga sa CCTV camera na ito ang mismong pagtakas ng ating subject na nakabihis nurse mula ulo hanggang paa. Meron siyang itim na mask at itim din na jacket habang tangay-tangay nga si Baby J. Makikita sa camera na dire-diretso siya sa lugar na ito hanggang sa makakuha ng tricycle at hindi na nga napigilan ang kanyang paglayo mula rito sa ospital na ito. Sa pag-usad ng investigasyon, kinumpirma ng mga pulis na si Baby J ang sanggol na nakunang karga-karga ng isang babae sa video na palabas ng ospital. Dahil sa kuha ng CCTV, ang ginawa ng ating kapulisan, nag-screenshot ng kanyang photo at ipina-identify, idinistribute ito sa lahat ng barangay ng Binangonan and nearby municipalities. Sinundan ng mga otoridad ang babae hanggang isang kuha pa ng CCTV camera ang napasakamay ng mga pulis. Nasa palengke ang babae, bit-bit ang sanggol. At ilang saglit pa, sumakay siya ng tricycle kasama pa rin ang sanggol. Sumakay ulit ng tricycle. So, papunta sa isang fast food chain, pumunta sa covered court, may CR doon, nagpalit siya ng damit dahil paglabas niya, iba na yung kanyang suot and also na-recover ng ating kapulisan yung kanyang sinuot na pang-nurse na itinapon or iniwan doon sa gilid ng covered court. Sumakay ulit siya ng tricycle, papunta naman sa bahay ng kanyang biyanan. Nagpatuloy ang investigasyon ng Binangonan Police. Kasi inalarma sila lahat. Uplan cobweb, uplan ganyan, may batang kinidnap sa ganito, ganon. Alerto kayo. Nakikilala mo ba kung sino ang nasa litrato? Teka. Agad-agad sa pagtutulungan nga ng barangay, may isang kagawad na naka-identify dahil sa suot niyang malaking earrings. Parang kilala ko to. Taga rito nga yata to. Ang babaeng nakunan daw sa CCTV ay residente ng barangay Darangan sa Binangonan. Natatandaan ko kasi yung hikaw na yan. Nakikita akong suot-suot niya. Baka si Sherilyn to. Eh sir, malapit lang dito yung bahay niyan. Masasamang luwa kami. Oo naman sir, tuturo ko. Siya nga kaya ang kumuha sa sanggol?
mabawi pa kaya si Baby? Ang babaeng nakunan sa CCTV ay kinilalang si Charlene Sibanico, 20 years old at residente ng Barangay Darangan sa Binangunan. Kasama si Lola Perla, pinuntahan ng kapulisan ang bahay ng babaeng nakunan sa CCTV na sinasabing tumangay sa sanggol na kinilalang si Charlene Sibanico. Mabawi na kaya nila si Baby J? Apo! Sino po yan? Magandang gabi po. Kayo po ba si Charlene Sibanico? Apo. Ay! Siya nga! Siya nga! Ano siya? Teka! Anak ko to! Sandali! Apo ko yan! Anak ko to! Nang makarating sa bahay ni Charlene, kumpirmado, hawak ni Charlene ang sanggol. Ano nangyayari? Alas 12 ng madaling araw sinundo si nanay. Kasi nga daw po nagkaroon na ng primary suspect na hindi na rin ako mapakali. Kumbaga hindi na ako talaga natulog nun eh. Kasi syempre, iniisip ko nga kung totoo ba talaga mababalik. Baka mamaya hindi pala sa akin yun. Ma'am, sumama na rin po kayo sa presinto. Doon na lang tayo. Sir, sandali. Teka lang. Ano ang nangyayari, sir? Agad na inaresto si Charlene at dinala sa presinto. Positive na nandoon siya, kasama yung baby. At umamin naman din siya na talagang hindi niya anak yung babying daladala niya. At yun yung batang kinuha niya sa hospital. Sa isang cellphone video mula sa Binangonan Police, makikita si Lola Perla habang hawak-hawak na ang kanyang nabawing apo. Agad na dinala ni Lola Perla ang sanggol sa kanyang inang si Erica. Dinala sa hospital ang baby at mga 2 days pang nag-stay doon ang mag-ina. So, chinek rin talagang igi yung bata. Kung anong mga natamo niya or kung in good condition ba itong bata. Positively identified naman nung nanay, nung family, nung baby na ito talaga yung apo ko na nakinuha. Paano po yun na-realize na si baby eh, na ibalik na? Pagdating pa po niya sa akin, para pong ano yung nag-slow mo talaga. Talaga napaka-thankful po ako kasi naibalik siya sa akin nung time na yun. Sobrang saya ko po talaga. Si nanay po yung nagbigay po sa inyo? Si nanay po. Nung time na yun. Talagang iba po yung saya nung naibalik siya sa akin. Nakapanayam ng Pinoy Crime Stories si Charlene. Ayon kay Charlene, nagbuntis pero nakuna siya buwan ng Mayo ngayong taon. Tapos yun, sabi ko po, magsisipa na. Tapos yun na po yung baby na po yung lumabas. Hindi na po ako nakapagsalita agad na yun na po yung anak namin. Kasi po, nagsalita po siya sa akin. Sana po yung kumulay sa baby namin po yung lumabas. So, sobrang takot ko po kasi na mag-disappoint po sila. Sinarinig ko po yun, pero ang dami po pagkakataon na gusto ko po sabihin sa kanya. Dagdag ni Charlene, ilang beses siyang nagpabalik-balik sa ospital para magpa-check up. Tatlong beses po akong bumabalik po dun sa ospital. Para po sana magpa-check up kasi nakakaramdam po ako ng sakit. Nakunan po kasi ako. May kumausap daw sa kanya at sinabing maaring hiwalayan siya ng kinakasama niya kapag nalamang nakunan siya. Naku, pag sinabi mo yan sa asawa mo, baka hiwalayan ka. Oh, ano pong gagawin ko? Para po, binuyok niya. Di ko po alam na gagawin ko po. Sa imbestigasyon ng Binangonan Police, nakailang balik sa ospital si Charlene hanggang makakita siya ng kwarto kung saan naroon ang mga uniforme ng mga nurse. Anong reason nga na palagi kang pupunta sa hospital? Siyempre gagawa ka ng paraan, ay masakit ng pa ako, kapacheck ako ngayon. Pero yung pinaka-purpose mo talaga ay tignan sino ba yung mga buntis na pumupunta doon. Abang-abang ang goto kasi ito na talaga. Excuse me po, 1:30 na po ang newborn screening. Sunod na po kayo sa lab. Gusto niyo po ako po muna bahala sa kanya? Pa-fill upan niyo po muna ito? Nang ipahawak ni Lola Perla si Baby J sa nurse, dito na raw nagkaroon ng pagkakataon si Charlene na ilabas ng ospital ang sanggol.
tatlong beses siyang nagpalipat-lipat ng sinakyang tricycle. Tatlong beses din yung nagpalit siya ng attire. Base sa nakikita ng ating investigador, syempre para iligaw yung nag-iimbestiga. Dagdag ni Erica, hindi sila magkakilala ni Charlene. Ma'am, doon po sa pagkakatanda po ninyo, ano, may mga mas naunang mga araw ba na nakita niya po yung mukha ng suspect na hindi po naka-vice nurse o iba yung itsura niya or naka-nurse na din na mismong pumasok sa loob ng kwarto para lang tumatak sa isip po ninyo, alaala ninyo na nurse siya? Hindi ko po talaga siya nakita simulat sa pool. Sa naging pahayag ni Charlene sa Pinoy Crime Stories, sinabi niyang isang utility staff ng ospital ang nagbigay ng nursing scrub sa kanya na suot niya noong gawin niya ang pagdukot. Nandun po ako sa bukot. Kinausap po ako ngayon sa bukot. Na ang sabi niya sa akin kung ano daw kung nangyari sa akin. Kasi nakikita niya daw po ako nakaka-check up sa OB. Sabi ko po nakunan ako. Tapos kung binigyan niya po ako yung uniform, sabi niya daw po kasi sa akin matatagalan daw po yung gun po. Pagka po ano, baka daw po iwanan ako ng asawa. Hiningi namin ang panig ng Margarito Duavit Bimor Hospital sa naging pahayag ni Charlene. Itinanggi ng ospital na mayroong kasabwat na utility staff si Charlene nang gawin niya ang pagdukot sa bata. I tend not to believe that walang proof na may utility. Although in retrospect, after reviewing the CCTV, nung lumabas siya sa comfort room, tinignan namin yung sequence, wala naman lumabas na ibang tao na utility worker or any hospital staff. Oh! Ba't di mo sinabi sa akin? Nakalis sana ako ng maaga sa trabaho! Eh, ayoko nang maabala ka pa. Kaya-kaya ko naman eh. Inuwi ni Charlene sa kanilang bahay ang baby at ipinakilalang sariling anak ito sa kanyang live-in partner. Baby, ito si Daddy. Focus, baby. Ang pogi-pogi naman ng baby na yan. Mukhang kamukha ng Daddy, oh. Noong una po natataranta lang po ako, gusto ko na po siyang ibalik. Natakot po kasi ako kasi hindi na mag-po talaga ako masamata. Pero natakot po kasi ako eh. Nakaharap sa kasong kidnapping si Charlene Sibanico at kasalukuyang nakapiit sa Binongonan Custodial Facility. Siya po ay sinampahan ng non-bailable na kasong kidnapping. At pag siya po ay mapatunayan na nagkasala sa kanyang krimeng ginawa, yan po ay may kaparusahang pagkabilanggo ng 20 years and up. Nagpaabot din ang pamunuan ng ospital ng tulong para kay Baby J. Right after nang binalik sa mother, nandoon din yung pedya. They right away check up the baby for any trauma, signs of trauma. Baka mayroong ibang problema, baka may mga fracture or what. And fortunately, wala naman naging problema. So we turned over the baby doon sa mother. It's unfortunate na nangyari yun dito sa hospital namin. Although, I think pwede mangyari yan kahit sa ang institution. We are strictly implementing all the hospital policies, protocols, including the wearing of IDs. We just have to be more vigilant. Ano yung payo po dito? Sa ating mga nanay naman na mga nganak, palagi po na talagang maging sigurista tayo. Kahit pa sabihin natin na nagpapakilala yan, hospital na staff, nurse, marami naman tayong pwedeng hanapin sa kanya. Unang-una, ang kanyang identification card. Kung ibibigay ko man sa kanya yung aking anak, sisiguraduhin ko muna na siya talaga ay lehitimo na empleyado ng hospital na yon. Ang saglit na pagkawala ni Baby J, tila napakahabang oras para kay Erica. Ano po ang inyong pangako kay Baby? Pangako ko sa kanya talaga, ano sir, iingatan namin yung mga mata namin po ko sa kanya kasi ang hirap po eh. Kumbaga parang nagka-trauma na kami na yung nawala siya. Kaya sabi ko sa mga bata, mahalin niyo kasi blessing talaga yung batang yan kahit ganyan na nawala. Naibalik siya sa atin.
at para naman kay Charlene na kumuha sa kanyang anak. Hindi niya alam yung mas grabe yung pinagdaanan ko na namatayan akong asawa tapos kukunin niya yung bata sa akin. Kung hihilingin niyang humingi ng tawad at iatras yung kaso, medyo ano ang inyong saloobin doon? Sa akin naman, sir, napatawad. Sa point na yung napatawad ko naman siya. Kasi tao lang din naman ako kaso yun ang sabi ng nanay, kailangan niyang pagbayaran kasi hindi nga daw po biro. Hindi lubos maisip ni Erica na mangyayari ito sa kanilang mag-ina. Kaya laking pasasalamat niya na sa tulong ng mga pulis, mabilis na naibalik sa kanyang pili ang bagong silang na anak. Hanggang sa susunod na Sabado para sa patuloy na pagtuklas sa katotohanan tungo sa paghahanap ng katarungan, ako po si John Consulta para sa Pinoy Crime Stories.